So, hello guys. Andito naman tayo sa ladies wear sa mga sleeveless. Ayan guys, yung mga sleeveless na makikita nyo dito. Madami kayong pagpipilian na mga style o designs. So, ayan guys, ang dami. Marami kayong magugustuhan dito guys. So, ayan. Kulay. So, ayan naman si Manong. Si Manong na nagdadala ng siya yung nagko-collect ng mga items na dinodonate dito. Kasi may mga pumupunta dito guys na mga sasakyan na nagdadala ng mga dinodonate nilang mga damit or gamit na hindi na nila ginagamit sa mga bahay nila. So, ayan guys, ito $9.99. Ayan. Kagaya ng kwento ko o sinabi ko sa inyo guys na dito ako nagtrabaho. So, nasa ano ako noon sa production. Doon naman sa production guys, ang ginagawa ko o ginagawa namin ay ayun, sinasort namin yung mga gamit or mga damit. Pinipili yung mga pwedeng ibenta. Tapos, sineseparate din namin yung mga nasasort namin. Halimbawa, yung mga pambabae, panlalaki, pangbata, mga bedsheet, towels, wallets, bags. So, pag sineseparate namin yan, guys, after namin masort o piliin yung mga pwedeng ibenta, hinahanger na namin. And then, nilalagay na namin dun sa category nila. Kung sa ladies, kung infants or kids, dun namin nilalagay. Kung sa men's, dun lahat nilalagay yung mga na-sort namin na hinang. Pagkatapos namin ilagay sa hanger, susunod ay yung magpa-pricer. Titignan niya yung damit kung magkano ang kanyang price. I-check niya lahat yung buong damit, kung may sira, kung may mancha, o kung may ibang amoy. Pag may ibang amoy na guys, tinatapon na namin. Hindi na siya binibenta. Pag may sira, ayun, tinatapon na rin. So, pagkatapos niyang lagyan ng price yung isang damit, itatag naman namin. So, ang ginagawa ko nun guys is naglalagay ako ng tag price. So, ayan guys, yung trabaho namin dun sa production. So, after namin, after kong nilagay yung tag price, ang gagawin ko naman is yung ayusin ko dun sa rack kung alin ang small, medium, large, extra large, or double XL. So, yun, iayusin ko muna dun sa rack para sa mga sizes. And then, after
After naman nun, pag maayos na yung lahat, nakasize na, so, iro-roll naman namin yung rack. Ilalabas na namin yung mga damit na naayos na. So, ayan guys, ganun ang ginagawa namin sa production. Maganda siyang parang madali lang kung pakikinggan nyo yung kinakwento ko, pero mahirap siyang gawin guys, kasi ang trabaho dito guys is non-stop yung pagtrabaho dito. So yung break time mo lang, dun ka lang talaga makakapagpahinga, at saka pag nag-out ka na. So ayan guys, kinukwento ko sa inyo kung paano ang pag-ayos ng mga donation na tinatawag natin ukay-ukay sa Pilipinas. So yun guys, nasa inyo lang naman kung okay lang sa inyo na bumili ng mga ukay-ukay. So yung iba naman okay lang kung hindi sila, hindi naman nila type yung mga ukay-ukay. Diba? So dito sa mga ginagawa namin dito guys, dito sa trabaho na ito, minsan kasi may mga brand new. Ayan, ito brand new ito guys. So ibig sabihin yan guys, may tag yung tag niya dati hindi pa nagalaw, hindi pa naalin. So ibig sabihin hindi pa yan naisuot. Yung mga may tag price naman na yan guys, yan ay galing sa mga ibang store. Kung minsan kasi guys, may mga store na nagsisale. Nagsisale sila ng mga 50%, 70%, ganyan. Tapos yung mga ibang hindi na nabenta, hindi na nila nabenta, o kaya old stock na, hindi na siya nabibenta, or wala na sa uso, ganyan. Ang ginagawa dito guys is dinedonate nila dito. Dito na nilang idodonate. Kaya ayan guys, may nakita naman kayong mga brand new. And then kung minsan naman yung mga store na magsasara o magko-close na sila, foreclose na, ang ginagawa naman nila guys, bago sila mag mag-close ng kanilang store, ang ginagawa nila is isi-sale muna nila yung mga damit. Yun, isi-sale muna nila. So bago sila mag-close, yung mga hindi nabenta, yung mga naiiwan, dinodonate din nila dito. So ayan guys, ang ganda niya. Okay, so ayan guys, ganun ang ginagawa nila. Kasi nga naman, kung magpo-close na sila, wala na, hindi na yun mabibenta. So dinodonate nila dito. So ayan guys, okay. So yan, pag nagro-roll kami ng rack dyan namin, nilalagay yung mga nalagyan na ng price. So yung iba naman guys na nakikita nyong used na damit, ang ginagawa naman ng mga yan, yung iba is galing naman sa mga hotel.
So, yung mga nasa hotel naman yun, guys, yung galing sa mga hotel, halimbawa, may mga turista na nag-check-in sa hotel. Pagkatapos nilang mag pagkatapos na nilang magpa-shell dito sa Hawaii, halimbawa mag-check out na sila sa hotel, ang nangyayari guys is iniiwan na lang nila yung mga gamit nila, gagaya ng mga damit, mga towels, mga sapatos, sandals, ganyan. So, iniiwan na nila sa mga hotel. Hindi na nila dinadala kung uuwi na sila ng ibang states. So, ayun. Ang hotel naman, kinukuha nila yung mga naiiwan ng mga turista. And then, ikikip ni muna nila lahat yun. So, tinatago muna in case na mayroong maghanap kung anong hotel suit o hotel number ng room nila, alam nila kung kanino galing yung mga naiwan. So ayun, in case may maghahanap, ibibigay nila yung mga naiwan nila sa loob ng kwarto. So, pag matagal na hindi na nila yun hinahanap at walang nagka-claim, ang ginagawa naman nila is tinodonate din dito guys. So, ayan. Kaya yun, marami ang nagdo-donate dito. So, ayan guys, ang ganda nung camouflage na skirt. Tapos yung iba naman guys na nagdo-donate dito, yung mga nasa bahay, mga bahay-bahay dito. Yung iba pag naglilipat sila ng halimbawa lumipat sila ng ibang bahay, paupahan na bahay. Yung mga iba guys hindi na nila yung mga ibang hindi na ginagamit o sinusuot, nilalagay nila sa isang box instead na dalhin pa nila sa mga sa lilipatan nilang bahay. Dinadala na rin dito para i-donate yung mga hindi na nila kailangan. Ayan. So, ayan guys, dito naman tayo sa mga bra. Ayan guys, tingnan nyo ito. Bagong-bago pa ito guys, tingnan nyo. Ayan, so ha, magkano siya? $5.99. Hi Michelle, si Michelle nagtitinda ng ganito, nakikita ko siyang nag-online, nagla-live. Hello Michelle, shout out sa iyo Michelle. So ayan guys, ang gaganda. So yung iba dyan guys may use na rin, pero may mga brand new pa rin ng mga bras. Okay, tingin tayo ng iba guys. Ayan, bago. Ayan, mga galing na sa mga ibang store yan guys. Minsan nagdo-donate sila ng mga bulto na bra. Kasi nung nagtatrabaho ako dito guys, mayroon ng isang store na nagsara. Dinonate nila dito yung mga bra and panties, ganyan. So lahat bago, even the yung mga pang swimming, two piece, one piece. So ayan guys, bagong bago siya.